Hi! Good morning, guys! Today is October 31st at kung napapansin niya nakaganito ako, happy Halloween sa inyo, guys! Okay, guys, vlog 27 na tayo at ang ating vlog is all about hauling! Actually, guys, kahapon, pumunta kami ng asawa ko sa Ikea. Namili lang ako ng mga, kasi kung alam nyo, guys, malapit na ang aking pag-uwi. Magpo-for good na ako sa Philippines. So, naisip ko na wala kasi akong gamit sa bahay. So, ayokong uuwi ako doon na manghihiram lang ng gamit. So, ngayon guys, bumili ako ng mga gamit sa bahay. Usually, lahat to mga panluto lang guys. So, saan ba natin unahin? Unahin natin to sa lalagyan natin ng mantika. Yan. Actually guys, nabili ko to sa Monoprix. Kasi nga naka-sale sila. So, bili ko lang dito is 25 reals. Ipapress mo lang siya dito, tapos ipapress, tapos yan. Makita niyo. Press niyo lang to para umakyat yung mantika dito. Tapos, pour niyo na. Ito yung nabili ko sa Monoprix. Then, lahat ito guys, nabili ko naman siya sa Ikea. Ikea o Ikea. Bahala na kayo kung anong gusto niyong tawag. So, bumili ako ng, ano ba to? Parang washing gloves. Parang ganon. Yan. 5 reals lang doon. Tapos, syempre, bumili ako ng kutsilyo. Maganda kutsilyo ng Ikea, guys. Bumili ako ng set. Ito medyo expensive guys. Siguro mga nasa 29, 39, 49. Mga ganun yung price niya. Then next. Wala kasi akong lalagyan. Ito. I think this one mga nasa, not sure, 15 reals ata. Yung patuloan ng pinggan. Tapos this one, yung pang ano ng pepper na buo para this one I think 19 reals. Tapos bumili ako ng pang yung mga pang spices ba, lalagyan ng mga spices ko, seasonings. Maganda to guys kasi meron na siyang ay yung bumukas diba yan, tapos yung kabila niya yun. So ang binili kong ganito 12 pieces. Yan, 12 pieces na ganito. Ito ay 12 reals. Apat na siya. 12 reals, apat. Babasagin siya, guys. Tapos, syempre, wala kasi ako makitang seasoning rack dun sa IKEA. Or siguro sold out na, I'm not sure. Pero, pumili na lang ako ng ganitong lalagyan. Ganyan. Makita ko dito. Yan. Tapos guys, ito kasi, nabili ko to sa Rawnaq. Hindi ko alam kung ano. Yan, para mga tags. Ididikit ko siya dito. Para meron siya, para hindi ako malito kung ano, anong seasoning niya. Kamamaya eh, imbis na salt, eh, betchin pala, di ba? Anyway guys, hindi ako nagbe-betchin sa pagkain. Magic sarap lang. Ewan ko kung may betchin din yun. Tapos, ito yung pinaka nagustuhan ko guys. Kasi medyo mahal yung chopping board dito sa Qatar. So, ito medyo malaki na to eh. Hindi ko alam kung ano size ito. 45 by 28 centimeters. Yan siya. Nakikita kasi yung ring light ko guys eh. Nagre-reflect. Ito guys, mura lang. 25 reals lang siya. Siguro sa labas, mabibili mo to mga 50. Yun. Tapos, bumili rin ako ng mga Ziploc. Mura lang kasi sa IKEA eh. Ano siya, parang nabili ko ata siya ng 9 reals. Tapos ano na siya, 30 pieces na siya. So, mura lang. Siyempre, hindi mawawala ang ating
Hindi ko alam kung tawag dito. Yung kapag kunyari may tira kang pagkain, chichiria or biscuits or kailangan siyang i-seal, i-clip, ito yon. So, meron siyang maliliit at meron din siyang malaki. Tapos ito guys, di ba? Sobrang nagsisisi ako guys. Ito, nabili ko sa Ikea ng 25 reals. Nung pumunta ako ng Rawnaq guys, 9 reals lang siya. Kaya, tapos magandang klase pa ata. So, nanghihinayang ako. Bakit ko siya binili doon sa Ikea? Anyway, hindi ko naman din kasi alam. Ito rin Ikea. Panghalo-halo ba ng salad or pancit? Pwede rin. 6 reals lang siya. Itong pang-grate ng cheese, I'm not sure kung magkano siya. Siguro mga 19 or 15, something like that. Tapos ito, medyo mahal din to. Yung tong nila. Nabili ko ata siya ng 25 reals. Tapos itong lalagyan, 9 reals ko lang nabili sa Ikea. Saka yung pang peeler, I think this one is 6 reals. Itong mga to, mga serving spoon, nabili ko to sa Rawnaq. Itong pang soup is 13 reals. Tapos ito ay 4 reals. Diba? Pansandok na mga serving spoon. Ito ay 4 reals din. Ang ingay, diba? Tsangka muna. Let's go on this. This one, guys, bumili rin ako ng lalagyan. Lalagyan ng mga kutsara. Sobrang mahal pala ng spoon and fork dito, guys. Siguro, yung isang set na medyo maganda, nasa 200. Ang minimum na price dito is 100 real. Sobrang mahal. Pero ito, nabili ko lang yung mga spoon sa Rawnaq. Mura lang siya. 6 pieces, nasa, magkano ba to? 12 reals. So, kumuha na ako ng dalawang set. Diba? In case na may bisita tayo, meron tayo extra spoon. Ganun din sa fork. 6 pieces kasi isang ganito. Ito naman ay 12 reals din. Kumuha na rin ako ng 2 sets. Tapos ito, pang soup. Pwede rin siyang kahit na ano. Gusto kasi yung bilog na ano, spoon. Ano siya? How much is this? 9 reals. 6 pieces siya. Siyempre, kapag kailangan natin ng bread knife or pwede rin siyang siguro pang steak. Hindi naman pang steak pero for sure makakahiwa naman siya. Ito ay 18 real, 6 pieces. Tapos, ang kutsarita natin guys, 9 real, 6 pieces. Konti lang kinuha ko nito kasi kumuha ko ng bilog na ganito. So, ito pwedeng pang ice cream. Ito naman ay mga pang kape. Ganon, di ba? So next guys, ito nabili ko rin siya sa Ikea. Ang bala ko dapat dito toyo o kaya vinegar, pero na-realize ko na gawin na lang siyang vinegar tsaka patis. So, yung toyo, hindi naman kami madalas magtoyo. Tapos, nag-ano lang naman ako yung liquid seasoning ng Noor. So, di ba meron na naman siyang tak-tak-tak, gano'n. So, no need na lang lalagyan ng ano, lalagyan niya. So, ito, sa, para sa patis at sa vinegar natin. Tapos, guys, ito kasi naka-seal talaga siya. Ito yung itsura niya. Nakikita niyo yan. So, bala ko dito, lalagyan ko siya ng sibuyas, bawang, mga ibang prutas, ibang gulay like patatas or kamatis, mga ganun. Dito ko siya ilalagay. Dito.
So, next guys. Baba lang natin to guys. So, next guys is my... Uy, sumasabit ako. Binuksan ko na siya actually. Ito yung... Pakita ko lang guys. Ito yung nabili kong dinner set. Actually guys, ang gusto ko talaga, Corel. Nagdadalong isip ako kasi kahapon nakakita kami sa Almira ng Corel, 179 reals. Kaya lang, 4 pieces lang yung, ano siya, set din siya. So, 4 pieces na malaking pinggan, tapos 4 pieces na platito, tsaka yung ano, yung bowl na 4 pieces din. So, sabi ko, parang sobrang ano, konti. Dahil ilang kami, tatlong anak ko, tapos dalawa kami mag-asawa, 5. Tapos yung tita ko na aampunin ko, di pang 6 siya. So, sabi kong gano'n, kulang ng pinggan. So, since ito, nag-sale siya sa Monoprix, 60 reals lang siya. So, sabi ko, sige, next time na lang ako magkokorel. Sabi ko, kasi di ba may iiwan nga yung asawa ko dito. Sabi ko sa kanya, pag-uwi mo ng Pilipinas, humili ka ng korel. Yun yung regalo mo sa akin. So, pumayag naman siya. So, ito ay ceramic na pinggan. So, isang ano na siya, set na talaga siya. Meron siyang ano ba tawag to? Cha? Sa pagkakape or whatever. Cup. Tapos meron din siyang spoon na ceramic din para sa soup. Tapos hindi ko na ipapakita ko guys ha, kasi masyadong... Pero mamaya ibabubble wrap ko siya kasi papadala ko na siya sa Pilipinas. Kasi di ba ang sea cargo ngayon is 2 months bago makarating sa inyo. So, pauuna ko na siya bago kami umuwi. So, papakita ko lang kung ano yung included niya dun sa set. So, we have 6 pieces dinner plate, 6 pieces soup plate, 6 pieces dessert plate, 6 pieces na cup, 6 pieces na saucer, 6 pieces na salad bowl, and 6 pieces na soup spoons. So, ito yung nakuha ko, yung blue. Kasi wala na, out of stock na yung red. Sayang nga, kasi mas maganda yung red kesa sa blue. Anyway, medyo heavy siya sa... Heavy siya. So, guys, ito naman yung nabili ko sa Almira. Mura lang siya kasi nakasale siya, 139 reals. Ito na yung lam... Ito yung ano, ating cooking churba. So, ito ay Prestige, yung tatak niya Prestige Nonstick Cookware. So, ang mga kasama niya is 14 cm na milk pan. We have covered casserole. We have covered stock pot. We have skillet. And we have wok. At meron na siyang solid spoon and slotted turner. So, ito. Isang set na siya, guys. So, guys, ito naman yung mga pinamili ko sa Almira. So, bumili ako ng mga spices, katulad nito. I'm not sure kasi parang narinig ko, medyo mahal ata yung mga seasoning spices dyan sa Philippines. So, I decided to buy na lang. So, ito yung saffron. Saffron na yellow. Pero ito guys, hindi ito yung original na saffron na. Kasi mahal yung saffron eh. Parang yung saffron dito parang 49 to 50 reals or more than pa. Depende sa grams. Pero ito pang kulay lang to. Kasi ang anak ko, mga anak ko, mahilig sila sa yellow rice. So ito, pag nagsasangag ako, ito yung nilalagay ko, saffron. Pampakulay lang naman. So, bumili ako ng sesame seeds. Bumili ako ng crushed chilies. Then, I have, of course, my favorite garlic powder. Yan. Actually, bibili pa ako ng marami nito. This one, black pepper. Ito ay, ito guys, masarap to. Yung red, red sweet paprika. Medyo manamis-namis siya.
Malamang kasi sweet nga, 'di ba? Oy! Of course, this one turmeric powder. Minsan nilalagay ko rin 'to sa kasinangad. Pampakulay lang pa. Red chili powder, hindi mawawala sa akin 'to. Mahilig ako sa spicy, guys. Ito, another saffron. And I think that will be all. Tapos guys, kasi medyo mahal yung Galaxy dito. Binilang ko lang ng konti yung mga anak ko para pagdating doon may makakain pa rin silang chocolate. Hindi nila mamimiss ang Qatar. Kasi product ata ito ng Middle East eh, yung Galaxy. So binili ko ay 5 ganito. 8 reals lang yung isang ganito guys. Since ito yung pinaka-favorite na, smooth milk. Then, nag-seal yung white sugar dito guys, 10 reals lang. So, bumili na ako ng 5 kilos. Ayan. 10 reals lang siya. So, parang pumapatak sa atin ng mga 110 pesos. Ito. 950 reals lang siya. Medyo okay na rin siya. So, mamaya magbabubble wrap na ako. Kasi yung father ko, nag-aayos na rin siya ng kanyang mga kanyang papa cargo. So, makikisabay na lang ako. So, hope you like this video, guys. And, don't forget, stay tuned, stay connected, and stay safe. This is Heidi QuishMe, signing off. Happy Halloween!